Hello guys! Welcome ulit sa akin channel. Today, gagawa ko ng chicken curry. Pero po nung version ko po, na pagkakagawa ko ng curry chicken. Kasi kanya-kanya tayo ng mga taste eh. Kaya like adobo, maraming klase yan kung paano ways and do's nilang ginagawa yan. Ito ipapakita ko. Ito nung kung paano ko siya lutuin. These are the ingredients. Patatas, garlic, onion, red bell pepper, carrot, coconut milk, yan, isang lata, salt, patis, yan, etong kakailanganin natin for the ingredients. And also, the star of the show, etong curry na to, hindi ko alam kung anong brand to eh, kinuha ko lang yan sa bahay ng mother-in-law ko. Ayan, nilagay ko lang siya sa Ziploc. Ayan, kailangan ko yan. And of course, itong chicken. Itong red bell pepper, pwede rin po tayong gumamit ng green. Kung gusto nyong gumamit ng green, it doesn't matter kung green or red. Ayan, and also itong onion. Itong red kasi, pwede rin naman yung red onion. Kaya lang kakain kasi nung anak ko eh. Medyo may pagkamatapang tong red na onion. Kaya ang gagamitin ko itong white na onion kasi medyo may tamis na essence siya. Ganyan, pag hinalo mo siya sa luto. Kaya umpisa na natin, ipe-prepare ko na po itong mga ingredients ko. Na-prepare ko na po ng mga ingredients. Yan. Chinap-chop ko na siya isa-isa itong patatas. Ginawa ko siyang cube. Same thing with the carrot, yan. Kinub ko rin siya, ganyan. At saka itong red bell pepper. Yan. Makikita nyo itong mga onion, garlic, itong curry powder. Itong curry powder, ginamit ko lang siya 2 tablespoon. Of course, kailangan natin itong isang buong lata ng coconut milk. 400 milligrams po siya. And then, itong chicken, yan. May background ako dito, ayan, Shopaw. Shopaw cinnamon at saka snickerdoodle. Itong sugar cookies. Hindi po yung kasama. Merienda yun ng mga bata. Ito lang po ng mga kailangan natin ingredients yan. Ito ng mga prepare ko. Of course, nasa ang aking paminta. Ito. Gagamit ako ng paminta. Ayan. Gagamit pala ang paminta. Alright guys. Start na natin magluto. Ayan. Una sa lahat, buksan na natin itong stove. Ayan. And saka magpapainit na tayo ng mantika. Ayan. Papainit na tayo ng mantika. Of course, ang ating mahiwagang vent na sinabi ko sa inyo na kailangan natin to tuwing magluluto para nung mga amoy, yan, sipsipin ng vent. Ayan, naka-on na. Hintayin natin siyang umint ng konti. Ngayon, ang gagawin ko po muna, tuwing gumagawa po kasi ako neto, mas gusto kong igisa nung carrot at saka patatas. Then, isuset at side ko siya. Dahil, mas malasa po kasi lulutuing ulam pag ginisa ng mga gulay. Itong carrot at saka patatas yan. Igisa ko muna siya and then set aside natin. Ayan po, na pan fry ko na nung carrot at saka nung potato. Ngayon, ipapan fry ko naman tong chicken. Yan. Haya lang na po natin siya na medyo matusta. Yan. Di naman ng klase na lutong-luto na. Nung ano lang siya, matusta lang siya ng konti. Ganyan. Pan-fry lang tayo. Ito po, in a new pan. Kasi ginisa ko po nung chicken. Ayun na siya. In a new pan. Start na po natin igisa nung garlic at saka onion. Ayan po, ginigisa ko na po nung garlic at saka ng onion. After neto, ilalagay ko na rin po nung chicken. Kung napapansin niyo po, bakit hindi ko siya nilagay dito at the same time? Kasi ang gamit ko po dito is Teflon, yan, non-stick pan. Kasi kung igigisa ko siya dito, mag-i-stick nung chicken sa pan. Kaya ganyan ang ginawa ko. Yan, ginisa ko muna siya dyan. Stir fry. Basta ganon, inano ko muna siya. Diyan ko muna siya prinito ng konti. Yan.
Okay lang po kahit may mga dugo-dugo, ganyan. Kasi mamaya, maluluto naman siya eh. Yan, medyo bloody nga lang siya ng konti. Pero mamaya po, ano yan, okay lang po yan. Kasi mawawala rin naman siya. Ayan. Matara lang po kasi yan sa mga chicken. Ayan. After natin pong igisa, ayan, ginigisa ko na naman ulit. Dito ko na po ilalagay ng curry powder. Ayan. 2 tablespoons na curry powder. Curry powder. Ayan. Ayan. Mas masarap yan eh, yung curry powder. Pag igigisa mismo sa chicken para nanuot po siya yan sa manok. Yan, okay guys, igisa ko muna tong manok dito sa curry powder ah. After kong igisa, nilagyan ko siya ng konting water. Yan, para medyo tawag dito, maihalo ko siya ng maayos. Yan, nilagyan ko muna siya. Hayaan niyo lang po siya ng ganyan. Yan, para manuot muna nung curry mismo dun sa chicken yan. Talagang naamoy nyo nung ano eh, nung curry powder dito sa ano, sa manok na to. Ayan. So hayaan ko lang siyang medyo tawag dito, dumikit yan sa manok. After nyan, i-add na natin nung coconut milk. Hayaan ko muna siyang mag-dry up ng konti. Eto. Ayan. After ma-simmer, medyo okay-okay na siya. Siguro mga at least mga 5 minutes, takpan lang natin siya. Isunod na natin nung ano, nung coconut milk. Ayan. Alam niyo guys, nung nasa Pilipinas ako, pag gumagawa ko ng chicken curry, nilalagyan ko siya ng ano, ng pineapple. Pineapple talaga, as in pineapple. Pero kasi itong mga kumakain dito sa bahay, hindi sila fan ng pineapple. Ayaw nila na may pineapple nung pagkain nila, katulad yung pizza. Ayaw nila na may pineapple nung adobo. Isa rin yan. Sa Pilipinas, gumagawa ko niya, may pineapple. Ayaw din nila. So, at yung mas possible, wag ko na lang lagyan din ng pineapple. Kaya para ano na rin siya, at the same time makain din ng lahat. Yan, nilagay ko na po and let it simmer siguro mga 15 minutes. Balikan natin siya. Yan, natapos na po nung 15 minutes. Ito na itsura nung chicken. Kaya ang gagawin niyo po, baliktarin niyo lang po nung manok para nung one side naman maluto, then the other side naman nung ano. Yan, basta i-ano lang, balibaliktarin lang natin siya para maluto siya. Yan. After neto, pwede po natin siyang lagyan siya ng water. Huwag po kayong ano, matatakot na lagyan siya ng water. Yan. Okay lang kung lagyan nyo siya. Yan. Para hindi siya masyadong dry. Ako lalagyan ko siya ng water, ganyan. Yan. Para mas lalong maluto nung, ano, nung manok. Yan. Lagyan ko siya ng konti. Pwede na po natin siyang lagyan ng ano, ng paminta, ng ground black pepper o kaya ng pamintang buo. It's up to you guys. Pero sa akin siguro, instead na pamintang buo, nung pamintang durog na lang ang gagamitin ko. Yan, lagyan ko muna siya ng ground na black pepper. Isusunod na po natin itong stir fry natin na mga vegetable. Ayan. Oops. Halu-haluin lang po natin yan. And then, takpan po natin siya para ano, para maluto po ng mga vegetable. At saka po, pwede na natin siyang i-add nung ano, etong patis. Nung patis natin, isa 1 teaspoon lang po ah. Eto. Lalagyan ko na siya ng 1 teaspoon na patis. Ayan na guys! Nilagyan ko na ng patis at saka asin ang ating chicken curry. Ayan, takpan na lang po natin nung ano, etong pot. Ayan, pagluto na po nung ano, nung etong patatas at saka carrot, okay na po to lahat niyan. Luto na rin po siya, pati etong chicken. It's really well done. Ayan, okay na po siya.
Kayo na po bahala kung ilang sukat ng patis at saka asin. Kung gusto niyo medyo maalat, okay lang din po. Yan, depende po kung ano po yung sa panlasa niyo. Kayo na lang po bahala mag adjust niyan. And of course, ang ating last, etong red bell pepper. Right guys, hanggang dito na lang po and thank you for watching. See you again next time sa aking pagluluto. Bye!